Hinihayag ni Defense Secretary Gilberto Teodoro sa ginagawang 2025 budget deliberation ng Department of National Defense noong nakaraang linggo sa Kongreso na binigyan ng direktibo ang Philippine Navy na ihanda na ang kanilang mga ginawang plano at pag-aaral kung ano ang nararapat na mga pag-upgrade sa mga command and control modules at mga weapon system sa mga existing nilang mga barko. Gagawin ang nasabing mga pag-upgrade sa oras na ilabas na ng gobyerno ang 7.6 billion pesos weapon system upgrade appropriations sa pagpasok ng susunod na taon 2025. Matagal nang nasa plano ng Philippine Navy ang pag-upgrade sa mga barko ng kanilang offshore combat force na kinabibilangan ng mga Del Pilar class and Jacinto class, Jose Rizal class, at isang Conrado Yap corvette, ngunit dahil nga sa kakulangan ng budget, ay isinantabi lang muna ito noon. At ikinatutuwa ng Navy ngayon na sa wakas ay matutuloy na ito, ang Del Pilar class at Jacinto class ay papantay sa kakayahan ng kasalukuyang armaments ng dalawang Jose Rizal class na merong dalawang triple torpedo tube launchers, dalawang dual anti-ship missile launchers at dalawang Simbad RC twin Mistral missile launchers bilang air defense. Magiging kumpleto na rin ang mga fitted for but not with weapon system ng Jose Rizal class frigates na mga vertical launch systems at ang mga close-in weapon system nito. Ang anim na offshore patrol vessels na kasalukuyang ginagawa sa South Korea ay makikinabang din sa pag-shift ng priority na ito ng Navy. Dahil ang orihinal na plano lang sana ng mga barkong ito, pagpasok sa serbisyo nito sa ating Navy, ay magkakaroon lamang ng mga armaments, na tulad ng dumating ang mga Jose Rizal class frigates, na armado lamang ng 76mm na Otemilara na main gun, Simbad Mistral missiles, at air, surface and anti-submarine modules, at combat management system. Tulad ng mga Jose Rizal class, ay meron lamang sana itong fitted for but not with armaments, para sa anti-ship missile systems, torpedoes launching system, at decoy countermeasure systems. Ngunit ngayon, magbabago na ang plano ng Navy, dahil ang anim na offshore patrol vessels, ay magkakaroon na umano ng mga armaments, tulad ng kasalukuyang configurations ng Jose Rizal class. Lalagyan na ng dalawang dual canisters anti-ship missiles ang mga barkong ito, dalawang triple torpedo launchers, at Simbad Earth Mistral missiles, at missile and torpedo decoy system. Nais ng Navy na makabit na ang mga weapon system na ito bago pa ma-deliver sa ating Navy, ibig sabihin, magiging additional contract ito sa proyektong ito dahil walang nakaspecify na ganitong armaments sa original contract ng Pilipinas at Hyundai Heavy Industries. Kung ating pagbabasihan ang matrix ng dalawang mga Jose Rizal class frigate acquisition project, ang anti-ship missile system lamang ay nagkakahalaga ng 1.2 billion pesos, ang mga torpedo system ay nagkakahalaga ng 900 million pesos, ang mga chaffs ay 350 million pesos, at ang mga acoustic decoys naman ay 450 million pesos. Sumatotal, ang Pilipinas ay magdagdag ng humigit kumulang 2.9 billion pesos bawat dalawang offshore patrol vessels o humigit kumulang 9 na billion pesos para sa anim na offshore patrol vessels. Naniniwala tayong ang budget para sa mga ito ay magiging priority ng Navy sa fiscal year 2026. Ang una sa anim na offshore patrol vessels na ito ay tinatayang ma-deliver sa huling bahagi ng 2026. Ibig sabihin, kung matutuloy ito, ay inaasahan nating ang anim na offshore patrol vessels ay maaring ma-reclassify into corvettes, kung di man frigates. Ang pag-reclassify ng mga warships ng Philippine Navy ay di na bago sa kanila, dahil matatandaang ang Malvar class ay original na classified bilang corvette, base sa title ng original acquisition program nito, ngunit kamakailan lamang ay ating napag-alamang na reclassify ito bilang mga frigates. Ang pag-shift na ito ng priority ng ating Navy ay dahil sa inaasahan na nila ang pagka-delay sa implementation ng Horizon 3 phase ng AFP Modernization Program, kung saan nakalinya sana ang mga malalaking fully armed warships na kanilang bibilhin. Dalawang fully armed destroyer-sized frigates ang nais sanang mangunguna sa prioridad ng Navy na kanilang bibilhin pag-implement ng Horizon 3, at susunod ang dalawang corvette
na at least kasing laki ng Malvar class, ngunit tila pagkatapos pa ng 2026, magkaroon ng liwanag ang pagbili nito. Ang mga warships na yun, ay ang siyang pinakabakbo na sana ng kanilang puwersa, ngunit madedelay muna ito, dahil tila kailangan pang tapusin ng gobyerno, ang pagbayad sa mga nauna ng mga kagamitang binili, bago pumirma ng mga bagong kontrata. Base sa time frame ng multi-year obligation program ng AFP, sa kanilang pinagbibili na mga kagamitan, sa 2026, ay halos mababayaran na lahat ng kanilang mga obligasyon, kaya masakit man isipin, ngunit tila dito pa tayo makakarinig, ng pagpirma ng mga malalaking procurement ng Department of National Defense, maliban na lamang kung may pagbabagong mangyari sa priorities ng gobyerno, papunta sa ating hukbong sandatahan, o may makitang source of funding si Secretary Gibo Teodoro. Inamin na ng Department of National Defense, na batay sa ceiling level na maaring gastusin lamang umano ng gobyerno, ay hindi umano talaga kakayanin na ibigay, ang lahat ng halaga na kailangan, upang mabili lahat ng kagamitang kailangan ng sandatahang lakas. Mapapansin natin, na mas prioridad pa rin ng gobyerno, ang pagbigay ng bilyon-bilyong pera, para sa mga ayuda at cash transfer sa mga mahihirap nating kababayan. Bagamat naniniwala tayong wala namang masama, sa pagbibigay ng financial assistance sa mga most unfortunate Filipinos, ngunit naniniwala tayong dapat ganun din kahalaga, ang pagkakaroon natin ng malakas na depensa, dahil iba na ang kalagayan ng rehiyong ito ng mundo, kung saan may isang malinaw na bansang nagdadala ng napakalaking banta sa ating bansa, at nakahanda ito anumang oras, upang makuha ng tuluyan ng ating mga teritoryong matagal na niyang inaangkin din. Mas pagtuunan muna ng pansin ng Philippine Navy ngayon, ang pagpapalakas ng kanilang mga existing warships, upang kahit papano, ay may maasahang pangdepensa ang kanilang hanay, sa oras na di natin inaasahan, habang hinihintay ang tulong mula sa ating kaalyado. Maaring mali tayo, ngunit nakikita nating tila kapansin-pansin ang pattern ng huling dalawang administrasyon, sa pagbili ng mga kagamitan para sa hukbong sandatahan, at ito ay ang pagpirma ng mga kontrata ng pagbili ng mga kagamitan, sa natitirang bahagi pa ng kanilang mga termino. At nakakatakot isipin, na baka ang susunod na administrasyon, ay baka ganito din ang magiging sitwasyon, kung saan magbabayad muna sa unang tatlo o apat na taon, at pipirma ng bagong kontrata sa huling bahagi ng termino. Ito ay personal na obserbasyon lamang natin, at lahat ay entitled sa kanyang sariling opinion at obserbasyon, kaya huwag magdalawang isip na mag-comment sa iyong sariling pananaw, at asahan yung binabasa natin lahat ng mga comment ninyo.